Hey, Sweezaballs! Welcome back again for another vlog! For today's video, hindi muna kami kakain ni Ma kasi naisipan niya ngang magtanim ng sili. Kaya ito tayo ngayon on the way para humanap ng bilihan ng soil. Pero meron na rin siya nabili ng buto ng sili sa Shopee. So ayan, let's go, Sweezaballs! Isa nga yung sa mga pangarap ni Mac ang makapagpatubo ng sili at saka ng lettuce. Bumili rin siya ng buto ng lettuce, mga sisi. Pero ang itatanim muna namin ngayon is yung sili muna kasi hindi pa kami prepare para sa lettuce. So ayan, nakarating na nga kami dito sa Pag-asa. Sa may Binangonan, ayan, dito na tayo sa tindahan ng mga halaman. Ang kaganda ng mga halaman nila. Parang gusto ko na nga lang siyang bilan ng halaman ng sili para tapos na, sili na agad. Kaya lang, syempre masaya din yun kayo magtatanim para exciting, diba? Tingnan natin kung mapapalago namin. Diba kasi depende daw yun sa kamay. Sabi ng matatanda, may kamay na mabigat tapos hindi makapagpalago ng halaman. So ayan nga, nakita na nga ni Mac yung gusto niyang bilin na soil. Ayan. Sinesale stock na siya ni ate. So, yan na yung bibili ni Mac. At tingnan niyo rin, nanday mga klase ng mga pebbles dito ang bato. Yung mga nilalagay sa mga paso, ang gaganda. So, ayan, nagkasundo na nga sila ni ate, nagkakabayaran na sila. Nakatawad pa nga siya ng 10 piso. So, ayan, 90 pesos yung isang sakang ganyan ng soil. So, ayan, hawak-hawak na niya yung lupa niya, niyakap pa niya. Congratulations, may lupa ka na. Yes! One tito. Tapos, akala ko nga tapos na yon yung pagkabayan niya. Pero hindi po pala, ang dami niyang tanong kay ate. Thank you so much kay ating tindera kasi talagang sinasagot niya yung mga question ni Mac. Tapos ito na nga, nagpunta na nga ulit kami ng palengke. Medyo traffic nga ngayon kasi palaspas pala ngayon. So ayan, medyo maraming tao sa kalsada at sa palengke kasi malapit nga yung palengke ng Angono sa may simbahan. Tapos naabutan nga din namin itong prosesyon ng Papa Jesus na nakasakay sa kabayo at saka may mga palaspas. Swerte nga namin, at least nakita namin si Papa Jesus. So ayun, ang dami nga sumama. Tapos nakailang ikot-ikot nga kami sa palengke. Buti na lang natulungan kami ni Daddy makahanap ng styro para dun sa lettuce niya in the future na itatanim. So ayan, kailangan daw niya kasi ng ganyan. Tapos nakauwi na nga ulit kami ni Mac. So eto na nga yung mga parafernalyang gagamitin niya sa pagtatanim ng sili. So ayan, amakit na nga kami sa taas kasi dun nga kami magtatanim. Tapos ayan, bit-bit na nga niya yung lupa namin. Diba, may lupa na kami. Tapos sinawakan ko yung puwet niya. Habang paakyat ako, yung puwet niya yung nakabungad sa mukha ko. So ayan, nakarating na nga tayo dito sa taas. Ang sarap ng hangin. Grabe talaga yung init today, mga sisi, para tayong niluluto sa ihawan. So ayan, nire-ready na nga namin yung mga pagtataniman. So ayan, ninahati-hat niya yung mga nakalakal niyang bote. Mga nakalimang bote rin yata siyang nahingi sa mga kapitbahay. Dapat nga ituloy-tuloy na niya yun. Sayang, gawin na lang niya sideline. Tapos syempre bubutasan yan sa ilalim para kapag ka diniligan lalabas yung tubig. Tapos ayan, nagpapakahirap syang sandukin ng kamay niya yung mga lupa. Pwede naman niya gamitin pa sandok yung ginawa niyang plastic container. Tapos ayan, buti na lang na-realize na niya na nagpapakahirap siya sa ginagawa niya. Pwede naman niya sandukin na lang. So ayan, all this time. Ito nga pala yung makanabili ni Mac na si Shopee. And may sili, tsaka lettuce worth 150 kasama na yung shipping fee. Tapos ayan, syempre nagpanggap din ako na nagtatanim-tanim. Mac, kunyari tinutulungan ko si Mac. Pero very very light lang. Naisip ko kasi pag tumubo tong sili, baka mamaya hindi niya ako bigyan. Kaya ayan, tumulong ako kahit papano. Pero yung na-realize kong tama na yung pagpapanggap ko, tumayo na ako. Ganito nga pala yung ginawa namin paglalagay ng mga seeds. Huwag nyo kaming i-judge kasi first time lang namin magtanim. Hindi namin alam kung tama ba yan. Pero medyo nilubog naman namin yung mga buto sa ilalim. Napag-desisyonan nga namin na kapag ka tumubo to, magbe-business na kami ng chili garlic. O diba, akala mo pang daming tinanim? Tapos pinaglalagay na nga namin dito muna sa styro. Syempre para pag ibinilad namin tsaka dinigal namin, isang bitbitan na lang. Kaya as a tray na lang muna yung styro natin, okay? Tapos syempre itatapat natin ng konti medyo sa araw at didilig-diligan. O, diba? Oy, alam ko yung nasa isip mo, iniisip mo. Sana all may dilig. Yun lang. Thanks for watching, Sweezaball!